Hello guys, Sela Pisces, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin ang weekly tarot reading mo sa linggong ito from April 15 hanggang 21. Okay, so ito ay general reading, Pisces. I hope na makaresonate ka dito. Kunin muna natin lahat ng energy mo. And then, tsaka natin basahin. Okay. Pisces. Oops. Wow. Oh. Okay. Okay, guys. So, first three cards tayo dito. Pisces. Since it's weekly reading, pwede kang makaresonate or pwede kang hindi makaresonate. Depende sa kung ano yung lumabas dito sa baraha. Okay? So, unang baraha natin dito is meron kang number 30, which is Lilies, and 2911 Manifestation, and 24-6. Siguro ano, marami sa inyo, Pisces, na nagmamanifest ng peaceful na buhay. Diba? Kasi ito, ano to eh, yung sobra-sobrang harmony and balance. Peaceful, yin and yang, balance eh. Kung makikita mo dito, para siyang isang, siya yung reyna ng mga frog. Diba? At peace siya. Wala siyang ginagawa, nagpapahinga kasama ang kanyang asawa. Parang ganun, or hari. Parang ganun. So, 30, posibleng meron kayong isi-celebrate sa linggong ito. Comment down below if meron. Next is, meron tayo ditong, ang lady na to is posibleng financial success, financial new beginnings. Meron din kayo dito na pwedeng pera na mamamanifest. Financial success or financial new beginnings to, or stability or harmony. So kung makikita mo dito, it's a manifestation, kasi 11 is a manifestation. Manifestation of peaceful na financial, peaceful na pamilya, and at the same time, peaceful na relationship. So if like for example ngayon, habang nanonood ka, kung hindi masyadong balanse yung relationship mo or yung pamilya mo, sinasabi ng barahang ito na may peace and harmony, may understanding, may compassion, may commitment dito between dalawang taong nagmamahalan, pamilya, or pwedeng mga partnership or commitment. Okay. Dito naman sa tatlo, end of an era, healing from the past, and dietary change. So, ito na. Tapos na yung era. Parang ang linggong ito is nakapag-desisyon ka na na tapusin na, mag-let go na, let go na yung mga bagay-bagay na pakiramdam mo hindi na para sa'yo, let go na yung relationship na pakiramdam mo hindi na resonated sa'yo, parang ganon, let go yung mga wishes, dreams, aspirations, or pwedeng yung mga goals mo na hindi mo na, parang hindi na bagay sa'yo, lalo na sa edad mo or sa estado ng buhay mo. Parang gano'n. So, it's an end of an era, or it's an end of the stage or phase sa buhay mo na feeling mo hindi na. Like, for example, from childhood, nag-mature ka na, or from married to single, from single to married, or kung ano man to na pagtatapos. And healing from the past. Meron ka ditong may experience na healing from your past. Kung hindi naging maganda yung past mo, maraming mga pag-aaway, misunderstanding, competition, pain, heartaches, ang dami mong bagahin na dala-dala, posibleng sa linggong ito ay magkaroon ka ng healing. So, pwedeng may pagbabati or reconciliation, or ikaw mismo, ililet go mo yung mga bagahe mo from your past. Or pwedeng ililet go mo yung mga issue na nangyari sa tagal ng panahon, kasi hindi mo na siya kailangan, hindi mo na kailangan na bitbitin pa siya
patungo doon sa success mo. Kasi peaceful nga siya, di ba? Sobrang peaceful yung relationship, money, spiritual mo sa linggong ito. And dietary change. Siguro yung ibang Pisces dito is naka-focus kayo sa healthy living or healthy lifestyle nyo. So, may mga iba sa inyo siguro na biglang magbabago yung mindset nila. Pwedeng, kailangan ko mag-diet. Kailangan ko mag-exercise. Kailangan kong i-prioritize yung health ko. Kailangan ko ng ganito-ganyan. So, ito yung posible na focus ngayong linggo para to sa lahat ng mga Pisces. Okay? Okay, guys. Tingnan natin dito sa isang baraha or sa isang tarot deck. Wait lang, guys, ha. Okay. First card natin is Magician. Dito din sa Magician is maraming magical na pangyayari ang pwedeng dumaan sa buhay mo or dumating sa buhay mo. Yung mga unexpected. Like encounter. Like dito, di ba? May hindi ka inaasahan na encounter with your past. Like yung mga past relationship, past classmates, or yung mga ex-workmates or kung sino man sila. Sinasabi ng baraha na isang hindi inaasahang encounter, hindi inaasahang pagkakataon, mapa-relationship, mapa-pera, mapa-espiritual, mapa-negosyo, mapa-travel man yan, Pisces. Wow! So, yun. Dito din, napakaganda ng baraha mo. Major Arcana Magician and Ten of Pentacles. Posibleng if ever na namumroblema ka sa usaping pera, isang hindi inaasahan na lump sum of money ang pwedeng umulan sa buhay mo. Malaking halagang pera to. It's either zeros, maraming zero ito, guys. Okay? Kung makikita mo, it's a 1 and 0. Okay? And ang daming pentacles dito. So, mga payouts, bonuses, extra income, extra allowances, or pwedeng kung ano man to, may mga umutang sa'yo, pwedeng magbabayad sa'yo. So, isang unexpected windfall, sudden wealth na posibleng darating sa'yo. Okay, kaso lang, mag-iingat ka. Unang-una, mag-iingat ka kasi meron ditong isang napaka-sinungaling, scammer, na tao. Mapa air signs man siya, Gemini, Libra, Aquarius, or pwedeng Capricorn, Taurus, Virgo, or far sign Leo, or Sagittarius, or Cancer or Scorpio. Basta sa lahat ng zodiac signs, kailangan mag-ingat. Okay? If ever may ipon kang pera, huwag mong ipagsabi yun. If ever marami kang pera, mamuhay ka lang ng low-key, mamuhay ka lang ng humble na hindi mo pinapakita. Kasi ang dami sa paligid mo, tingnan mo to. If gusto mo daw na ma-manifest yung peaceful, harmonious na life, kailangan mong umiwas doon sa mga taong mahilig mag-take ng take, diba? Mapagsamantala. Okay? Kasi pwede kang manakawan or pwede kang maloko, lalo na sa usaping pera. Okay, so Pisces, etong 3 cards na to sa baba, etong last, sinasabi na sa mga susunod na buwan or mga susunod na araw, may posibleng mga tao na magde-demand ng oras mo. Okay? So, ibig sabihin, magiging importante ka sa mga tao sa paligid mo. May magdi-demand sila eh. Magdi-demand sila bakit wala si Pisces, bakit wala siya dito sa senaryo, or ganito-ganyan. So, mag-iingat ka.
Kasi may mga tao na parang feeling nila entitled sila sa presensya mo. 'Di ba? Like may mga sekreto ka or may mga nangyayari sa buhay mo na feeling nila obligasyon mo na sabihin sa kanila. Which is hindi naman, 'di ba? So, Knight of Pentacles and Two of Wands, pwedeng may mag-offer din sa iyo Pisces ng trabaho. Pwedeng dalawang trabaho, it's either local or international. Dalawang company, dalawang business, dalawang bahay, dalawang choices, or wedding, dalawang relationship, or dalawang option, or dalawang choices. Okay? So, thank you guys. Ito ay para sa lahat ng Pisces. Maraming salamat. Bye!